si Lou, yung pinaka nakita kong lackluster dyan sa Azure, bago lumipat sila XM, sila XXS. Siya talaga yung parang nag-hold back nun eh. Pero ngayon, kahit pa paano, nakapag-play naman siya individually eh. Meron naman siya sariling galaw. So, kahit pa paano nag-improve ba? Si, si Lou. F by God pa. Ayan. Nandito naman sa Azure Ray, no? Oo. Tsaka si Fade Bian. Si Bak. Si Bak. Na bago ng IGN niya. Sa di nakakalam si Fade Bian. Ayan. Ang offline na itong Azure Ray, no? Sino si Beat? Si ano po? Si... Si Ja Sosas. Yan. Ka-FT natin. So ito na nga, Disruptor for Entity at DK naman for Azure. Ang agang DK niyan, since pwede siya kay Fade Bian, pwede din kay Ori. Diba? Parehas naman silang user niya at didepende nila. So, sa mga katapat. Ba ng LS? Ba ng LS? So, okay. Yata nila mag-center. Gusto na ito mag-center na itong entity, no? Mga chunky na offlane, ano? Yes, mga malalaman. Malalaman. Mga big boy. So, ayun. Ang Dark Zero. Sabay? Ayaw. Lish Rock. Pwede mag-lish. Pwede mag-gyro. Maganda setup to, ah. Teka. So, nakita mo na ba nag-Marcy si Lou? Marcy? Oo. Si Lou, hindi pa. Hindi pa, eh, no? Pero kung yan nga yung lineup nila, tas may DK pa. Oo, may pang setup na sila sa relocate, eh. Oo, ganda niyan. If ganda ever lang, ah. Pero may disruptor din kasi. Oo, so. Pwede na rin magkagayahan, eh. Alam naman natin. Adapt-adapt rin yan. So, entity... Bat Rider, last center na nga dito. At pinalis nila yung LS. So, medyo goods dito ang lane ni center, ha? Hindi, may ilang. Kasama pa niya at Bat Rider. So, goods yan. Ha? Ano yun? Oh! Ha? Saan? Ano, libre? Libre ba yan? Hindi pala eh. Mangray, sige, yun na lang. Pero sige, magkano yun? Aba, ano muna? Doon sa akin may avocado. Ako, yun lang sa akin. Mango Graham. Yun lang. Thank you. Salamat. Buna mo muna. Buna muna kaya. Yung mga tropa mo eh, no? Dahil ko mamaya. Game on. Oo. Pababayaan ko mamaya. Nawala yung mga bayaan ko mamaya. Pag dumating na yung in-order, bayaan ko mamaya. Bayaan ko mamaya. So, game 1, over 60 minutes, sabi ni Speedy Patatas. Kala ba Speedy Patatas, tapos nag-over ka? Dapat Speedy na. Under. Oo. Speedy nga eh. Speedy lang, pare. Baka manginayang ka bigla. Pero Azure Weaver. Okay. Okay yan, mga pare. At pwedeng carry na to. Though, FY, yan yung mga gusto niyang carry. Ay, sorry. Post 4. Yung mga nagta-transition din ng carry or core later. Mm-hmm. Yung Hoodwink, nakikita ko siya. Ganda ng kanyang transition. So, Weaver is also a good hero. Pero pwedeng-pwede din kay Lou. Oh, gusto, diba? Gusto niya rin siguro ma-lane dito sa center ng maayos eh. Oh, syempre naman. So, yun yung naisip niya na maging pang-punish dito sa center, no? Tsaka, ano, Batrider kasi. Yung post 4. Okay. May mahirapan siya masundan na itong Parfly dahil nga sa mobility niya na may sukuchi. Yes, sir. So, for entity, carry possibly? Ano ba mga possible carry dito against a Weaver? Tingin mo, pang Morphling ba itong laban na to? Wala namang vessel holder though. Weaver kasi, hindi naman siya yung support eh. So, tsaka yung carry lineup, ay matchup, medyo lamang si Morphling dun. Yan nga eh, di ba? Weaver mo. Ah, gusto rin yan. Since pwedeng maging offline itong DK eh. Libre. Tsaka Disruptor pa kasama niya. So, goods lang. Masecure yung lane niya. Yes. Pero syempre mga pare, for entity, Terror Blade. Uy, Terror Blade nga ito niyan. Watsons. Okay. Watsons na rin. Watson. Ni Watson. Ni Watson. Baka ma-endorse. Na-endorse pa kayo, Watson. Baka naman. Baka naman. Wala. Di natin gustong tambahin. Tambahin nyo naman yun, di ba? Mga ebab. Tapos yung mga boyfriend. Di, tambahin natin yun. Sa boyfriend, labas. Nasa labas lang. Nasa labas. Kaya kung ano, samahan nyo na lang, di ba? Para... Pag ako naghihintay na ganun, diretso ako, ano yun. Time zone eh. Time malaki zone. Oo, malapit nga yun sa mga ganun. Mga isang oras pa ako dun eh. Kaya, okay.
Ito yan mga pare. Ano terror ba? Terror Blade. Man, nakita ko nun na mismatch yung Terror Blade sa Weaver, di ba? Meron ba yung natuhit siya ata? Si Timado. Si Timado. Timado yun, di ba? Kalimutan ko. Si Savage ba yun o si Diracho? Teka. Yung natuhits ba yun? Mm-hmm. Savage ata. Yung TV niya ata yun. Oh. Mm-hmm. Pare, bakit ka bumigay? Shoutout sa'yo, paring Balu. JR degree dyan. Wala pare, trabaho lang. Allergic? Wala eh. Wala eh. Nakapa-TikTok na eh. Nakapag-antihistamine ka ba, boss? Mm-hmm. Wala, allergic yan si Baso, kaso. Wala, sabi ni Doc, bawal sumayo, kaso. Napasayaw na eh. So, boss, oh, papabati naman. Dating Team Verbrand ng PUP Santa Mesa. Uy. Uy, shoutout sa'yo, Deo Marwin Ayuma. Mm-hmm. Okay. So mga kaibigan, this is the game number one. Best of two po ito ha. Palatandaan nyo dyan is pag round robin, karaniwan, best of two. Mm-hmm. Ayan. At saka ito, group stage two na po mga bossing. Second to the last day. Yes, yes. Second to the last day na. So abang-abangan nyo na yung mga bets nyo dyan. Baka biglang ngayon kayo pumaldo, di ba? Malin nyo lang naman. Earth Spirit at Leshrac. So, uy, so sino pa nagban na? Kasi mauuna mag-pick entity. Baka manakaw lang. Pag ganyan, sino magandang i-mid? Storm? Pwede si Storm, pwede rin mag-Zeus. Itong entity. Since, ano rin nila yan? Most played hero. Ito ni Noah, no? Ah, sa bagay, pwede. Sa ngayon sa mga goods din naman, squishy somehow yung supports dito ng Azuri in terms of magic damage. Poputok lang mukha nila. Banlesh, sabi ni Thor. Oo nga, boss eh. Tinanggal. So, ano bad trip ka daw sa pang-aasar dati ni Jules? Hindi ko, di ko matandaan eh. Baka, ano, baka di lang natansya. Baka ano lang, sumabay lang. Siguro nagkasabayan lang. Bertong bad trip lang. Bertong bad trip lang nung araw na yun. Pero yun mga pare, goy. Okay, magandang maganda. Pabati naman. Okay, so sila pa yung nagban nun. So since Terror Blade nga sila dito. Okay. Hindi nila ipipig, ibig sabihin. So tiny. Okay, kung sakaling magpakang Azure Ray, or kahit DK midman, okay lang si Tiny. Kasi mamaya pwede namang kapitan ni Ayo si DK kung sakali mang mag-ano yan, mag-offlane, di ba? Offlane na DK sila, tas pack na... So ano rin yan, pang good burst dito sa supports. Kay Weaver rin, pwede niya mawanin chat. In case na, ano, mid itong Tiny, no? Pwede rin kasi nilang i-mid ba Trider kung DK mid eh. Ikaw, Magnus, DK. Teka, baka nga mag-bat mid pa, ano? Tinan natin si Noah, ha? Okay. Ah, hindi na. Okay, so, Tiny mid nga dito para ay Noah. Sabagay. Parang scaling naman nung isang bat Trider, mas pabor as a support, di ba? Oh, di, sabi ni Vincent. Mas gusto nila yan, tapos stock-stock na lang, no? Kaana? Yes. Kawang-gawa na lang siya. Kawang-gawa na lang. Mm-hmm. Pero kasi as a Tiny, hindi naman yun malulugi. Hindi siya ganun ka... I mean, hindi siya ganun katakaw sa farm. Kasi pag nagka-dagger siya, okay na siya eh. Good champ ang balance. No? Oo. Kasi Terror Blade sila eh. Yan. Sakop niya lahat ng dyan, di ba? With his illusion. Tapos siya magja-jungle. So parang two lane sa kanya dapat eh. Totoo. Pag ganun, ibig sabihin si Batrider, sabihin natin maganda yung lane ng entity. Batrider... Pwede na siyang kumuha ng stacks niya para maaga yung dagger. Mm-hmm. Diba? So, sabay sila dyan ni DM. Balikatan silang dalawa. So, anyways, mga kaibigan, ito na nga yung ating kwento para sa game number one. Ano nga kaya mangyayari? Tiny mid. Yes, bossing. Yes po. Nag-tiny mid sila. Isa sa mga basic. Pero, by the way, support na rin natin yung ano, no? Bisaya.to broadcast coverage natin. Follow nyo lang sa Facebook, Bisdak Nation Official, sa YouTube, Bisdak Nation. Yun. Check them out, mga bossing. Yung mga Bisayawa dyan, na ano, mas gusto rin yung mas gusto rin yung Bisaya na broadcast dito. Yung ano, yung kanilang mother tongue. Diba? Yes, mas okay yes. Yun. So, ito mga pare, Aurora Bet Boom sa kabila mga bossing and refresh nyo lang, pinalitan na din naman yung tawag doon, thumbnail. Yan.
Okay. Mm-hmm. Ako, maganda yung mga laban doon. Basawa. Pero sa draft, ano bang basa mo dito? Parang mas stable yung sa AR. Stable eh. Sa AR? Oo. Yung DK. DK. Ano yung last pick nila? Magnus. Magnus, di ba? Pero gusto ko din yung draft na sa ano. Sa kabila. Mas ano dito sa LTT. Okay. Si Terrorblade tapos may Tiny. Mm, kasi may... Mayaring kasi yung Tiny, medyo ano yan eh, kinukulang. Mm, diba pag hindi maganda yung start, pagtaas ng dagger niya, tapos kung fail yung mga galaw niya, may Terrorblade naman. Kumbaga may limiter yung sa entity. Pero mayroon silang late game, si ATB lang. Diba? ATB. Parang dun lang talaga sila magre-rely kay ATB mamaya. So enough naman yung pang-catch nila dito sa Weaver. Diba, dami rin nilang disable, Static Storm, Lasso, Abatos, the Soup Stomp. Okay, okay na rin. So nga lang itong Magnus nga talaga eh. Napakalakas rin talaga ng skill ng reverse polarity, di ba? Oo, oh, yun din eh. Though, high ground defense-wise, parehas naman maganda eh, di ba? May Stampede yung isa. Oh, toss back, Lasso, ito may stop, RP. RP skewer naman, no? So yan. Sa high ground eh, parehas naman sila. Mahirap akyatin at katokin dito. Mm-hmm. So objective, yan, objective tayo. Kasi... sa nakikita ko naman, ang babasag lang, TB sa entity, tas dito, yung DK. Mm-hmm. Ayan. Owa, Avocado, JB, Mango, Graham. Yes! Check, boss. Check, Raphael's. Sure, we na Azure, nag-entity sila. Pwede. Pwede yan, mga ganyan, okay. Ano, curse natin. Oo, no? Oo. Gana yan, mga boss. Ano talaga yan, mga gusto natin. Eh, talaga ilang beses gumana yun kay Boss Owa nung nagka-ask kami, ha? Mm-hmm. Antindi nun. Nasa sa inyo na lang kung paano nyo nga sasabayan, di ba? Sure na sure sa Azure. Oh, ayaw daw kasi maging carry yan. Dalawang run, no? Oo nga eh. His talent nga na yung attack na itong kakapitan niya. Ayaw, kasabay magagaya niya pa, niya, no? The Armalite rin, mangyayari dyan. Yes, pwede eh, mga par. Alam nyo naman yun eh, di ba? Maganda naman din draft dito ng AR. Team fight-wise naman, ang pinakaintayin lang ng Azure, yung RP. Mm-hmm. Pero kahit wala ata yun, kaya nilang kumil? Oo, mayroon silang mga tool dito. Yung DK. DK tsaka CM. Hindi, CM nga lang. Hindi nga lang ganun kalakas. Compare dito sa entity. Nakakaingit naman yung mga viewer natin sa Facebook. Nakapagdagat na. Shout out boss from Cebu. Ayun, nakapagdagat na si Stephen. Masawa, kamusta si po ang tuhod? After dito. Medyo may nginig ng onte, bossing Benjo. Yeah. May nginig eh. Pagkaikot eh. Tamang pangalay yung moves eh. Sabi niya gani, Doc. Tamang ano, bend your knee. Bend your knees. Ayun ako mga pare. Kuy. Abangan niya na bukas may Nostrata ulit. Meron ba? Meron ba? Siguraduhin mo lang na tama. Tama yan. Boss JB, na ako naman pag mga ganyan. Alam kong, eh kala ko si Jay yung sasayo. Eh. Medyo pagtitrip ako sa ano yun. Tapos ikaw pala yung taya. Yun lang. Kalma lang habang yung parlay ko kabado na. Wala yan, boss. Bawi na lang sa susunod na tiket. May bukas pa, boss. Pwede pa nga mamaya. Ang dami pa laban eh. Nalilibang naman eh, di ba? Oo, yun naman yung maganda. Yun rin naman yung pampakilig dyan sa ano eh, yung mga parlay-parlay natin. Gawin nyo lang pampakilig kasi huwag kayong malulung. Kilig lang, kurot lang. Kurot-kurot lang mga boss. Ewa. Responsibly lang. Yeah. Tipong 1H, tamang ano, 15K, mga gano'n. Kung sakaling dalawa naman electric pa nila, eh pwede pang mabenta yung isa, oh, goods pa yun. Oh. Pero pag yung pakainit na wala na ng electric. Wala na, tamang pamaypay ka na lang nun, inginit nun. Pas tayo dyan, boss. responsable lang dapat. Ito, DK versus Tiny, ha? Mm. Alam mo nga po si, D, ano, si Tiny dito, kahit may 3 grab siya, no? Ay, oo. Okay. Hindi, meron din kasi ano eh. Breathfire eh. Breathfire, no? Nanenegate yung attack damage na dito. Yes. Bawas nga. Utak nga eh. Ginamit agad. Kahit na... walang lasit. Walang malasit. Oo. Oh, kasi sayang din yung trigger ni Tiny pag ano. Oh, pero yun naman. Biglang bawi nga naman dito si Noah, no? Oo. Oh. Basic lang. Ano lang din naman eh. Meron naman siyang pang clear. Sa may baba naman, Kataomi and DM. Pushed back sila dito. Hindi naman na din gustong i-control ni Weaver and ni Ayo yan since range naman sila parehas. Okay lang yan.
Diba? Basta ma-bully out din nila yung sent. Okay. So, nag-practice ka na ba mag-TikTok? Sabi ni Shin-chan. Na, ano. Binamano nga kanina eh. Anong practice? Practice pa ako habang nagbibihis kanina. Sabi ko, yari tayo dito. Kawawi pala. Kawawi nga. Yun nga. Okay. Mm-hmm. Terror Blade, meta. Woods naman din, mga chong, no? Isa yun sa pambato ni Watson, di ba? Oo. Oh, batak talaga. TV. TV. Morpling yan. Mga naga, no? Oo. Oh. Dami rin talagang hero pool na ito. Taas, no? Mga hard-carry. Hard-carry. Nakamiruan kasi yan sa, no? Europe. Sa Europe, di ba? Pero, uy! Pero yun na nga. Speaking of, numero uno. Kumuha na. Na first bet nga. At ang first bet na hatid sa atin ng 1xBet na may mas pinalaki na welcome bonus 7,800 basta gamitin nyo lang ang ating promo code na Kuya Nick. All caps lang. Mag-message sa Kuya Nick's page. Maraming sasagot dyan sa mga katanungan nyo. Yan. Mm-hmm. Okay. Taot na taot si Epay. Magiglames back siya eh. Mayroon Epay pala dito. Crystal Maiden ha. Oo nga no. Phosphor. Hindi pala sila nagpalit ng lane. Nakala ko Epay ayaw pa din eh. Wala eh, gusto niya rin yan. Medyo nag-scale pa rin naman yan. Pag-BKB niya mamaya. Oo, oh, pwede nga siya mag-praising field sa stock niya eh. Oh, diba? Knowing Epoy, gusto niya yung mga talaga no? Oh. Nag-scale, transition bilang yes. Ano, core na rin. Uy, toss, oh. In, ori. Wala, ang kunat. Level 2. Dalawang bracer, tapos level 2 yung, yung Dragon's Blood. Dragon's Blood. Okay na. Junot yan, tol. Yung parang walang ginawa yung Tori, oh. Ngayari na, Joe. Good yung lineup. Yung hero dito na DK as midling. Mm-hmm. Wala pa win ng TB sa Elite. Sana ito na. Ayan. Ooh. Tingnan natin kayo, no? Boss Watson. Boss Watson's lang bahala dyan, mga boss. DM. Ano dapat build talaga dyan sa isang center pag mga weaver yung katapat? Meron ang retaliate, no? Meron kasi tayo nakita si Miero. Si Miero. Walang retaliate. Wala. Kalaban weaver. Oh. Dalawang rin siya ata yun. Stamp ano lang inuha niya eh. Stamp tsaka yung double edge. Susun niya burst. Ayun, nabigyan. Wala si B2 boss B1. Si B3 yun. Si B3 ang wala. Nako. Huwag kayo mag-alala, makikita nyo si B3 bukas. Ang combo. Kaso si Noah, mga bossing, kahit combohin niya dito si Ori, siya pa yung namamagaw. Oh, wala talaga. No chance unless may mag-rotate. Pero ito, FY, mabibigyan. Mabibigyan na nga talaga. Kataumi, okay. Okay. Blood G. So that's another death para sa side ng Azure and the Entity. Diretso lang sila dito, mga bossing. Diretso lang medyo good sunling dito ni Terrorblade. Mm-hmm. Kuha ng kill sa TXP. Kahit na hindi ganun kataas yung last hit niya. Yeah. Si Weaver yung mas pataas si Weaver sa ano. Mm-hmm. Pero ito, ganda ito, ng ward. Oo, spotted siya. Ano, skinito. Mm-hmm. Hindi din nataabot yan kahit mag-sentry ka dun sa may cliff. Parang hindi siya kita, ano? So, tatagal ata yung ward na yun. Wala yan. Hanggang full duration yan. Oo, no? Though, ayun, ang manghirap dyan, mga bossing. Maliit lang yung vision na mapaprovide niya. Pero, mamamaximize mo talaga siya kasi hindi siya ganun kadaling mahuli. Mm-hmm. Ayun, no? But just this one, di ba? So, sa ngayon, Kataomi, kuha na lang. Pero, yung ward dito ng Azure, oh, defensive na lang. Pero hindi siya sa clip. Dito siya sa left side na A-shit eh. Oo. Alam niya rin yung magiging move ng Batrider. Kukunik sa mid. So ito na nga. Uy, teka. Tatry nilang masulit dito. Kaso, yung dragon. Boss, yung dragon, nakatali pa din dito ngayon. Kay Kuya Bungayo and Ori still standing strong. He got glimpsed kahit anong ibato nyo. Kahit ano talaga. Bakal ako! Ako not with the help of this IO pa rin, no? Percent kasi ng ano yan, max HP. Yes. And kita mo naman ang max HP ngayon, 1-3. Mm-hmm. And Fishman pa nga yata yung pass lang dito, mga chong. Nga, sulit dito. Nakakuha pa ng regen si Papi. Ay! Nangyari, Papi Ori. May paka-buenas dito sa early game. Ano, thank you. Kanina, buhay lang ano niya kailangan. Nakakuha pa yung regen.
na ano yung mana niya, nakapag-regen pa. Kayo na nga, mga may laro pala caster nyo ngayon, kaya wala pala. Ha? Sino? Kaya pala wala. Sino, sino, boss? Sino? Sino yung laro? Galing. Ito, medyo mahirapan nga talaga eh. Siyang tiny. Mm. Okay pa sana siguro talaga kung ginawan ba Trider mid, no? Pwede, oo. Oh, mas DK. Medyo bullet si DK doon. Ano ito? Uy, DM, tumama yung blood grenade. Medyo laseng. Mm-hmm. Kaso, oh. Ayun, stamp TP sa mukha. Pwede na. Efficiency pa rin, no? Umuha pa ng onting creeps bago man lang lumisan. Pero may pass pa eh. So, glimpse. Back, mapapaback. Back. Wala eh, meron man siya ditong healing lotus. Skewer to escape. Kaso mga chong, ayun na nga. Patay pa siya dito, hindi siya ganun kakunat. Parang DK. So, he got punished by Watson. Uy, gagalaw ah. Wala pang naging rotation dito si Tiny. Hindi niya pwede iwan talaga yung DK dito. Ay, ano ganyan mangyayari oh. Wala, 7 minutes. Halos pabasag na. Ang ganda ginagawa ng AR dito, sinasamahan talaga yung DK every, oh. Ano. Oop. Wala, siya yung strongest hero eh. Diba? Mm. Amplify pa natin. Puruhan natin dito ngayon yung mga sasabay. Si Fishman, madadragon tail ba? Mga idolo, he does have this glimpse. Maaalis si DK, maputol nga. Kaso ayun, sakto naman, naputol si Lu. Sumama na din mga idolo. Oh, Fishman, nanganganit mga idolo. Ah, ano nangyari? Napahit siya? Napahit siya. Na-right-click niya yung creeps. Hinit niya habang nagsukuchi siya. Ayun, sukuchi. Pero ito mukhang... pipilitin. Uy, try na! Medyo makulit rin yung movement doon nilo, ha? Gusto pa sumipti. Pero, Avalanche, marireveal si Lu. Mm-hmm. But no one, wala siya magagawa. Naku po, napuruan naman na si Ayo. But with that tether cut and rejoining itong si FY, he'll be safe. Naroon naman, tsaka naka-bracer pa. Dito si Ayo, medyo makunat-kunat siya. Yung mga ano yan, small item na yan. Oo. Malaking bagay na yan. Yan ang early, no? Pero mukhang wala kang bawi dun sa dalawa. Hindi kasi tayo mag-main broadcast hanggang sa, hanggang sa playoffs pa eh. Oo nga, basta pinagtitribang ano sa abila yung video mo nilabas. Ayun na nga, patay tayo dyan sa wala, inyo. Wala kang bawi, wa. Mga wala tayo bawi. Playoffs pa. Bukas, wala pala ako. Wala akong, pahinga ako bukas. Hindi ako makapag-suggest ng ano. Nako. Okay lang. Tatanggapin. Babawi din naman. Babawi din ako sa inyo, JNJ. Maulit kayo, ha? Pero ito, terribly ni Watson uncontested. Talagang napakataas na network na dito. So, pwede siyang, ayaw niya mag-risk na yung meta gamitin sa pag-take ng tower, no? Since malakas rin naman yung AR, magde-dep at magde-dep yan. Yun nga. Mas gusto niya lang sulitin sa pang-dungle, pang-farm, pang-scale, di ba? Pero, Lu, nakita na naman si Noan dito, pero hindi naman nila i-go. Pakamanas niya, Noan, hindi siya nakakuha ng power room. Walang, hindi talaga siya makarotate. Eh. Balagbag si Noan dito, hindi talaga siya makakilos. Baso, Ako po. Azur to, sabi ni Chomel. Ayun lang, maganda pwede dyan. Pwede. Diba, Gucci. Boss, tatad ng ads break mo yung sa abila. Ay, dyan, napalitan na lahat. Burado lahat ng ad break. Burado lahat. Alay. Shoutout sa iyo, Desolator. Yeah. 11. Sa ating tweets. Hello. Okay. FY, tamang natalisman na. Pwede. So, Weaver. Threads naman na siya. Kaso, damang-dama dito ng ng entity. Yung bigat din naman itong DK. Diba? Oh, buti dito, hindi pa nape-pressure yung top lane. No? Aray ko, sino pa yung... Ay, blade man naman yung retaliate po. Tama rin ka niyan. Tingko, di niya pa mapapos yan later eh. Ibang hero. Ang daming kailangan nilo, no? Kailangan niya ng BKB, Jenkins. Damage, no? Kaso Weaver kasi talaga. Ang daming kailangan na item, eh. Pero baka mag-defensive siya dyan. Tapos hayaan niyang dumamage yung DK. Kasi pwede niya naman yung kapitan ng dragon mamaya, eh. Ay, nung Ayo, rather, yung dragon. Yeah. Mm-hmm. Pwede.
Para lang mag-survive si Weaver kasi mahirap din pag aga niya nawala. Uy. First time ko lang makita madala ng ganito yung Weaver. Nang madala? Ano madala? Nakita madala. Madalang, ay. Madalang, ah. Ayun, boss, hindi ko masyado naintindihan. Madala daw ng ganito? Oo, oh, madala ng ganito. Paano madala? Paano nang madala? Yun nga rin, hindi ko mag-gets. Pero, dagger reveal na dito. Yun, ano finally! Madaling-madali siya, yun. Nag-dagger talaga eh. Hindi ka na. Trip na yan. Meron ba? Trip na eh. Kilala mo pa naman si Nawan, di ba? Si Picture F. Si Picture P. Si Picture P. Oh, picture ito, tignan natin kung may mapapala sa dagger reveal at mukhang si Epoy naman. Hey, ganda ng smoke dito man. At may amplify siya. Sure yan. Bye-bye. Ay, tuloy ko ha. Ay, nilabas. Kaso nilabas yung Static Storm. Nilabas. Ay, patay pa ata sila. Ganda ng RP kay Tiny and no one. You need to fix your P. And that's gonna be the Avalanche. Buhay pa. Kaso mga idolo, uh-huh. Naitos pa naman. Ganda niyan, mga kaibigan. Biglang kalaboso yung trip dito nung Azure Ray and double kill para kay Kataomi. Just like that, things turned around. Favored entity real quick as Tiny tried to escape and 3-4-1 dito, you know, no? Disruptor lang kapalit. Natin up damage pa sila. Yes. No? Pero yung Tiny talaga, parang killable na siya. Kaso yung DK, nag-ano na siya eh. Parang nag-change target. Nag-change no? Target na siya eh. Pero yun na, kinapos sila sa damage. Kulang pa eh. Kulang pa. Andyan yung setup kaso yung ano, follow-up wala. Yun na nga. Hindi rin ano, si Epoy doon. Literal. Literal na bato, mm-hmm. Si Tiny. Diba? Ang kunat eh. Meron na siyang grow eh. Oo, yun din. Pero again, mga kaibigan, that's going to be Azure Ray failing to at least retake that clash from Entity. So for Entity, okay. Mapapunish lang ba dito si DM? Mukhang mamamatay. Pati din naman ni Weaver eh, so far, fairly. Pero tingnan mo nangyari sa buhay niyo. Ang alahano eh, almost ano, 1-4. Ayun na, yung natira, ano? Mm-hmm. Pero, thankful, ano, thank you naman siya dito. Para kay Ayo, may sustain sila. Yes. Epoy, oh. Bad boy na bad boy. Ninakawan sa mukha si Kataomi. Vessel now done for Batrider. May comeback pa ba, Azur? Wala pa naman, bossing. Match pa lang yung lineup. Oh, boss. Nag-cooldown ba uli? Ha? Nag-cooldown ba uli ni Tiny? Ulti ni Tiny. Ulti ni... Hindi, boss. Ganyan na talaga yan once na... I-click ano mo. Oo. Oh. Glimp. Oops. Oh. Yan nga, may Static relock, Storm. may relock. Uy! Nako po! Ayun lang. Hindi na kapag... Ay, hindi na relocate eh. Ah, sige yata eh. Parang... Oh, wait. Nasa Good islands. Good RP. Pumasok Good skewer. Siya. No one is about to be gone. Lang. Pero uy, teka, si Uri naman dyan. Mm-hmm. Nabigyan together with Watson na kanina pang nawala and no one still alive back can seem to take someone. Good dagger into Avatos and the arcane rune is doing some huge help para dito kay no one. Glimpse once again and back with the skewer setup. Kaso yun nga lang may magic wand and that's gonna be fate beyond nabiyak mga idolo. Ito naman. 2 hours naman ang mamatay sa ano. Ang ganda ng pagka-glimpse dito, then na-burst. Yes. Itong Weaver natin, no? Hindi na siya nakatulong. Nag-try naman masave dito ni... Ano pangalan nito? Ni Ayo. Ni Ayon. Ni Chao Ming. Ni Chao Ming. Yun, ni Chao Ming. Kaso nga, na-cancel eh. Oo, oh, na-cancel talaga. Ang napasok siya sa Static Storm. Yes. Though, ganun ba yung ano nun? Yung mechanic nun? Pag na-silence. Pag na-silence, na-cancel pala talaga. Okay, I'm not okay. Sure, pero pag global kasi, di ba, na naka-cancel ng relo. Ah, so bakit? Ewan ko lang kung sa statics to. Pero parehas lang sila sa silence. Silence lang din naman siya. Tapos area pa. Sure na sure ang donate sa Azure. Yun. Pero syempre, mga kaibigan, Entity, talagang gusto nila i-seal eh. Na kanila na yung game, no? Hindi talaga pwedeng, ano lang, anong tawag dito? Parang hindi pwedeng ganito lang yung lead nila. Mm-hmm. Pero... Kataomi yung nag-vessel, no? Ayun nga eh, adjustment niya yun. Batrider. Pero, hindi yun yung naman. Oh. Meron na silang pang-initiate. Center, over, ano ba nga eh. Ah, sabagay. Overkill na yung pang-jump nila eh. Oo. Diba? So, kumuha na siya ng mas ano.
mas may value na item. Yan. Ito vessel nga. Against sulit na sulit. Sulit. DK. Magnus. Goods yeah. na goods. Same lang po. Channeling spell ang relocate. Yan. Thank you. Okay. Ano nga. Yun talaga makikita natin na kumansel. Wala namang ibang kumansel sa kanya. Di ba? Pumasok lang siya sa static storm. So medyo ano lang. Off timing. Yes. Yung pag-relock out niya. Crucial rin kasi yun eh. Hindi, pag nasalba nga dun yung Weaver, ox din. Pero sobrang layo din kasi nung Weaver. Tapos ito yung Static Storm eh. Diba? Hindi siya yung dapat tipong... dun yung bago talaga mag-teleport. Tsaka niya iti-tether eh. Ang aga ng tether niya eh. Lumahabit diba? Alam mo yung paano, pa. Yung sa status. Mm. Pero yun nga, some errors are made. Oh! Nice toss! Canceling the skewer. There's gonna be the glimpse in RP! Hindi naman na nagamit dito ni Bak. Oof. Entity. Talaga namang palag-palag, mga idolo. Kita nyo naman yan. Palag talaga, no? Lakas rin eh. Oh, ay, by the way, exe pala kalaban yung ano, Grill Gaming. The first ever girl team. Wow! Oh. Ayos ah. Na, sa the tournament grill? Ah. The Grill Gaming. Ayun o. Grills Gaming. Oh. Ay, nako. Okay. Pag tinalo pa sila. Tinalo pa kayo yan. Tama na. Hindi na ba pwede. Tsaka walang patawad yan. Kaya walang babae-babae sa atin. Dota 2 eh. Dota 2 to. Sila yung pumasok sa liga natin, di ba? Mm. Dapat ganun. Kasi pwede na ba yung Mono sa Azure? Times 5 na eh. Uy! Uy! Pwede! Pwede pa rin naman yan eh. Weaver yan, boss. Weaver ito, mag-derosya niya ata sila dito. Kumuha sila ng ano eh. Ito parang... pang turning point eh. Ayun. So ito, Aegis ang gusto, ano, naisip nilang dahilan. Mahirap. Hindi pa nila kaya sa clash eh. Mm. Oo. Diba? Yung mahirap. Damage, medyo kapos pa sila, ano? Mm-hmm. Kasi si Weaver, hindi ko alam kung mag-ano muna siya. Defensive item na lang din muna talaga. Or at least casual na, ano. Pero, kapos. Pwede yata yan sa Daedal. Ah, Daedal. Sa Glipnir eh. Glipnir, no? Oo, oh, dagdag gold rin. Sabagay. Pero kasi... ang ganda ng ginagawa ni ano yun, ni Disruptor eh. Oo. Siya yung pinaka nakikita kong tinik ng Azure Ray dito. Na nga. Roshan makukuha nga dito ni Lu. Yung. AR Lu. Ori. Ori, medyo delikado. Kinulpe mga chong. Ano yun, pinabayaan lang siya dun. Wala, andun sila lahat oh. Kaya nga medyo, hindi... pag mga ganun tipi, medyo lalapitan mo muna yung kampi mo eh. I mean, hintay mo lumapit yung kampi mo. Yan. Bago ka mag-show. Kasi alam mo na yun eh, nag-aabang na yun dyan. Pushing yung wave para nag-show. So yun nga, malalagutan siya. Na-greedy din yung Azure na gusto lang umakak. So, Glipnir nga dito. Kay Weaver. Understandable din. Mm-hmm. Gawa nung laking din sila sa disable. Or gusto nilang additional disable pa. Ano item kaya need ng Azure para ma-turn around yung lead? Sabi ni Creator, mga chong. Well, siguro, firstly, yan nga. Yung Aegis, sense sa mga need nila para kahit paano mailang yung entity. Sa item naman ng mga cores. BKB. BKBs. BKB kailangan nila. Yeah, para di sila, ano, madali lang glimpse-glimpse. Tsaka itong Static Storm, laking bossit sa kanila eh. Oh, lalo yung mga pag-combo. Ito rin Magnus, no? So ngayon, Weaver. Okay, mag-ano siya dito ngayon. Ilan na lang gold kailangan for the BKB. Two components pa. Pero ito, Ori going for standard lang na item. Manta. Yeah. Then, naganin siya later on. So, yun. Pwede nila muna patagalin ito. Mm. Gusto man sila eh. Sa ni late game eh. TK Weaver tas Magnus. Yung high ground. Panghawakan nila. Kaso, nakasod na dito yung Azure. Looking for some kill. Pero may ipag-trade lang tong side ng entity. Tutorial lang. Hindi. Kasi, ba't nga naman sila lalaban? Baso, may Aegis. Diba? So, ideal for entity na umiwas. Oo, pero ito ha, si Lady. Nagkapalit lang sila ng Tormentor. Ganun lang. Kabaliktaran lang mga chong. Pero, pwede sila both bumasag ng mga Tier 2s. Mga Tier 2 tower, no? Pero tiny. Pumunta na lang po together with Centaur. Kaso, nakasibot na yung Azure. Pero hindi pa, no? Hindi inagaw ng entity kasi malayo yung Terror Blade, yung Tormentor. So, si-secure nila. Second Tormentor para sa kanila. Ng Azure, no? Mm-hmm.
etong Azure. Pero West Ham rune, maiiwanan na lang din yun, mga chong. Saan mapapanood yun? Naka-live si ano, si Ate Mukay. Kasi alam ko sa Bisdak Nation na naka-live din natin doon, ito Entity din, tsaka Azure. Sa kabila naman yung Aurora. Ayan, yung mga pwede niyong panoorin. Ayun. So easy. Easy to Tormentor, no? Easy to Tormentors for Azure. Bumabawi si Direk sa kabilang stream, puro sa'yo ni Jules pinapakita. Siyempre, B2 ay B3 yan eh. Ha? Kala ko may sinabi ka. Pero ito. Oh, over duration, pwede yan. 40. Yan. Goods yan. Naman natin ang isang Chinese team eh. Naka-over din tayo dito, mga chong. Naka-over din tayo, so easy lang. Okay. Mm-hmm. So, Batrider going for the 4 staff. Nag-dagger pa rin pala siya. Oo. Diba? Pero inuna niya lang yung vessel. Good, good lang yan. Gusto ko yung item niya. Ah, yung item choice na. Mm-hmm. Pero wait, Lou. Clip, but the dog out. Wala silang mahuli, mga chong. Kalang, nagpakita siya. Teka, nagbe-bait dito ngayon si Tiny. Huh? So, reflection, ang lalim ni Lou. Yun nga lang, kalaboso! Itong ayo, hindi siya makapangsalba! Eh, nang aga niyang nawala yung dragon, mga idolo, wala makunat sa marami and double kill for Watson. Mm-hmm. Okay, si Weaver, nahuli. He does have this time lapse. Saving himself for a while, for a bit. But the damage of Entity talagang napakasakit. FY, nagpanggap na Onuk, but with the stomp, he'll be reached and FY's gone. Entity. Dito, laging 3-4-1 yung trade nila pag nagbabanggaan, no? Oo nga, no. Laging lugi ang Azure. Naunahan rin kasi sila, eh. Nag-show bigla yung katawan netong IO at yun. Naalaso siya. And then, ganda ng ano, follow-up, yung Static Storm, no? Dalawa yung nashoot, eh. DK, tsaka yung IO. Yan na nga. Ano na sila magagawa? Yung isang support kasi dito, yung CM, no? Oo, yun pa. Wala eh. Nakaharap din, nakanguso din si Ayo doon. Parang inaalay niya yung sarili niya. So, hindi, ano kasi siya yung nag-ward siya bigla eh. Oo. Oh. Sa gitna. So, talagang mapapalapit siya. Kaso nga lang yun. Mababa siya sa smoke. The ideal. Nagulat na lang sila. Napalibutan na pala sila dito ng Entity. Ganda. Ganda ng pwesta ng Entity doon. Overall, hindi din sila nasorpresa dito sa gustong gawin ng Azure. Which is yun yung kailangan ng AR sa ngayon. Ma-caught off guard nyo yung ano eh, yung Entity. Bakit di sila mapag-react? Ano ba meron sa Weaver na yan? Wala naman pinanang game yun. Ano siguro, stable lang na laner. Tsaka, siguro dahil na rin sa ano. Sa Uchi niya kasi medyo madaya rin eh, no? Kung sa supper rin yan yung mga support, kailangan ng mga detection. Yes, tsaka ano, minus armor na lang din. Yun na lang din yung isa sa nakikita kong tawag dito. Dahilan, ano? Ba't kinukuha ang isang Weaver? Binugbog ng Exe ang grill sa game number one. Yeah. Hindi sure na sure sa Azure na naman. Sa bagay. Mali. Sure na sure. Sa Olats. Sure Olats pala. Sure Olats pala, ano? Pero huwag kayo. Mm-hmm. Taas ng wins niyan. Pero glimpse back? For back. No back one to okay. Help him. Parang gano'n na naman, oh. Sitwasyon. Meron na naman sa isa, isa sa mid na nahuli. Oo, medyo hila-hilaway. Ay, hiwa-hiwalay nga sila dito. Ang nangyari dito sa AR, no? Hindi rin sila nag-react, no? So, once na may makakuha ang hero sa kanila, wapa-el sila, eh. No? Wapa-el sila. Alam nila, sure kill na. Mag-react man sila, huli na agad. Huli na. Each over. So, 25 minutes in. Mukhang tatapusin na din naman to ng Entity. Forcing the glip. Agad-agad dito ng Azure. Walang magde-def dyan. Walang threat eh. Patay yung Magnus. Patay si Magnus. Ang great defender rin dito, no? Yun. Tingin ko, mahirap rin kahit makiskiwer siya. No, wala talagang damage eh. So, si Watson nga, recta B-play na lang. Pero sobrang ano, sobrang bosset ng ano, disruptor talaga. Yan talaga isa sa nakikita akong support. Diba? Yari sila kay Terong Blade. Yun. Last cannon kasi yung high damage tapos volatile. Mga bitawan ng salita ni Ian Papus. Iyon. Kaso napakalambot. Yun nga lang yung pangit doon. Napakalambot. Napakalambot, Paps. Tapos kasama niya, IO pa.
Mm. No? Okay naman. Yung may ano eh. Okay naman, pero mas, may mas better pa eh para sa akin. Hindi, kung CM yung isusupport mo. Ayun, pwede. Yung may pang-hold. Diba? Sa baba kasi, yung nangyari eh. Naging sustain lang eh. Mm. Diba? Paano ba? Ang mangyari kasi sa Weaver, mas maganda yan pag nakakapatay uy siya eh. Uy. Thank you. Oho. Thank you po kay Mang Ray. Mang Ray. Champion. So, ito ah. Entity mga pare. Kita naman natin kung paano sila mag-group up. Talagang walang iwanan eh. Kaya walang mapitas yung AR. Maganda sa pick-offs yung AR sa totoo lang. Yung Weaver na yan, tsaka yung CEM plus Ayo. Meron talagang sining eh. Ang kaso, pag naunahan na eh. Naunahan niya. Ang maganda dito, diba? Makapag ano eh. Makapag-RP ng maayos eh. Itong si Buck nga dito. And then, follow-up nila, hindi ganun kaganda, no? Dito sa RP. So, yan. Yung freezing field na lang. So, wala namang masyadong BKB yata. Wala yatang BKB pa dito sa NTT. Mm. Tiny, meron na ba? Hindi ko sure, ha? Hindi yata, parang inunin niya yung kanda. Hindi na nagkakamali. Oh, pwede rin kasi ahead naman sila, eh, no? Mm. So, hindi niya kailangan ng dependent. Pero, wala namang magpapunish sa kanya, eh. So far. Tingnan natin na kay back ang bola dito. Para maka-comeback itong AR, no? Pero wala dyan pero, si DK. Pero teka lang, mukhang maasim ang pwesto dito. Mga AR, no? Ayun, no? Pero good scan from Mazuri. Ready sila ngayon sa pwedeng gawin ang entity. So, good word placement. Setting up some vision. BKB completed for DK. Dagger in. Skewer. Huli. Dito ngayon kay Tiny. He needs to be punished. Paluin na yan. And that's gonna be no one helping him around. And that's one dead. Tamang BKB rin si Lud. Oh. Ayaw niya eh. Baka makabalance pa eh. Pero medyo awkward yung pag-BKB niya dun. Ayun na. Ano na eh, no? Kabado na eh. Pero wala naman. Siguro, natatakot lang sa ano. Wala din sa vision kasi. Sa center na. Hindi nila alam kung asan. Baka daw mas tampa kasi siya. Hindi, may vision sila oh. Kaso nga lang, ayaw na. Pero yun kasi, mahirap dun. Mag-rush fight eh. Wala kayong BKB. Kaso nga siyang BKB. Yun nga yung kinakabahala dun siguro sa side ng Azuray. Pero si DK, mga paps. Nandito na, may vision. BKB din si DK. Ganda ng vision. Kaso, uy, lang. Nahuli nila dito ngayon. Ito si Watson, RP give. And then again, yun nga pong static storm nabigay na. Kaso lang, yun nga, Thunderblade, hindi yata makagalaw. Naku po, nakapag-sunder pa. Kaso Centaur, yung kanyang na-target Ori, dealing some damage. Watson, he's got nothing to do. Lou is back on track. Buyback for Io. Katahome, he's done in double kill for Lou. And just like that, four guns aside ng NTT. Maligtad dito, no? Napag-sunder nga dito si Watson. Kaso yun pa rin. Kakampi! Yung BKBs nga dito. Napalakas na ano. Si DK nagkaroon na ng BKB, yun. You know? Siya yung may BKB. Oh, tsaka wala si Tiny dun sa fight na yun. So, hindi ganun kalakas yung burst nila. Totoo. Diba? Kay Tiny rin nagagaling yung damage nila. Si Watson hindi pa naman ganun kalakas eh. Paano ba yun? Ang ganda ng check ni Lou sa may punuan. Nakita niya kaagad si Watson. So, si Watson na ilang agad pumalag eh. Mm-hmm. Hindi niya alam yung magiging move niya dun eh. Na nga. Parang kill na. Eh, mapupunta naman sa Weaver. So, that Russian kill is brought to you by Vortex yung, for your next PC upgrade. Go Vortex. So, eto mga chong. Yung huli na yon ng Azure Ray, mag-extend to for another 10 minutes or at least 7 siguro, no? Actually, patay nga agad dun si ano, Watson. Kaso nga lang, ang ganda ng status term doon. Hindi yung nakapag-freezing field siya. Ano, eh. Iniintay yung freezing field na follow-up eh, kaso nasa AOE siya ng static storm. Nadali ba? Mm-hmm. Hindi siya nakapag-let it give. Ayun, turnaround sabi ni Popbox. So, yung in-skewer, pwede na rin mag-freezing field si Epoy doon. Medyo mabagal. Ala eh. Iba yung trip ni Epoy. Eh. Oo. So, nag-aalangan. Ano yun? Teka. Ah, Shiva. For ano. Porsyento. Oo. Tapos si TB, pa-BKB yan. Yung mga kailangan mong buhayin din. Kasi, kita niya eh. Mapipigilan ako ng RP with my BKB. Pero, alam mo yun, pag wala kasi siyang BKB, and daming hold eh, frostbite. Nip-nip. Andyan din. Madadali talaga. Okay. So, mga paps, 31 minutes into the game. 1K lead na lang. Yun na. Ito, ang entity ah. Sure na sure sa Azure. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, Azure. Never have I doubt. Azure. Eh, hindi, pero entity pala tayo dito. Pero, ano lang tayo dito? Over lang kami dito. Over lang kami. Dito. Sa hero, sa entity lang. Pero yun nga, medyo ano, bumabawi dito ang Azure, no? Oo.
Napag-bracing pill naman. Medyo ano lang, yun nga, parang could have done better ba? Oo nga. Ang sinasabi ko, yung hindi na dapat makakapag-sander, bossing. Yan. Para kung may bracing pill doon, patay agad. Mga gayon ba? Napag- pero parang napaganda pa nga yung sander eh. Oo nga. Ang bilis na matay ni Centaur. Tapos nawala din siya. Yun yung kalungkutan eh. Anyways, mga pare, for Tiny, yeah, may kanta, may BKB naman na dito itong si No One. He's going for the Silver Edge. Okay. Si Katomi naman, ayan, Windwaker talaga, isa sa nakikita kong pangdali doon sa may RP, mga pare. Hindi ko kailangan dito ng agonist na ito ni Fishman eh. Mm. Or this Batrider also. Katomi, no? Yan. Para si Ayo, laging damay yan. Sa ano eh, laso eh. Sure yan, lagi nasa likod lang eh. Combo yan? Oo, pero ito ah. Never masisiro. Yung entity, hindi talaga nakakuha ng shard. Oo nga no. Kahit na hindi naman ganun aganda yung mga shard nila. At nun. Sa Tiny, maganda rin yun. Sa Terror Blade, sa Centaur. Mm-hmm. Disruptor rin, maganda. Kay Batrider lang actually. Ang hindi ano, kasi hindi naman siya core dito. Support lang siya eh. So for Tiny, again, meron siyang amplify damage dito. Uy, barag daw yung bait. Boom. Ematic yan. Baka Aurora yan. Aurora? First game, napakalakas talaga niyan. Shoot yan ah. Take ah. Nanginayang ako, parang isa lang maligo ah. Saan? Sa first aid kills. Sa first aid kills. Hindi. Oh, sabagay. Durog daw eh. Oo eh. So, hindi naka 10 kills yun, no? Alamang. Tignan natin. Baka maka 10 naman. Di lang first. Pero mga pare, ito na nga 33 minutes in. Mag-a-attempt na yung entity lumaban. Even with the Aegis present. Para dito ngayon sa Azuray. Susubukan na po nila. 1 minute remaining. Para dito ngayon sa Aegis and MKB. Buo na mga pups. Yun lang yung difference, no? Lalaban dito yung entity or magsushove sila ng lane pero ready na kagad si Weaver sa kanyang MKB which is okay. She's good against this sa B-play, no? Mm-hmm. Ito nga, tinanay. Pwede rin yung ano. Pwede rin magkatalungan pa dito. Depende rin yan sa initiation. At sino... Pwede naman niyang ilaso dito yung IO, no? Kung mahanap niya. Or Magnus. Magnus. No? Mas maganda na siguro si Magnus na lang. Oh, eto na kasi Epo yung inintinayin. Naka-BKB na. BKB parang ito. Ayun naman yung maganda sa isang CM na 4, no? Ayaw nila sa DK. Medyo maunat eh. Junachi niyan eh. Kaso with the Aghanims, yung mga illusions, walking vision na yan. Walking ward. Diba? Napo-pushback na yung entity. Gusto mag-force ng laban ng Azuray? Yeah. Kaso wala na. Expiring na. 5 seconds na lang ata. 3, back, 2, 1. Ayun. Ayun. Sinoli na. Mga bossy. Mm-hmm. So, Aghanims for Disruptor. Ito na din yung isa sa key item ng entity na pwedeng maging bosset sa side ng AR. Lalo na, ang dami na nilang BKB dito. Oh. Tatlong course dito ng Azuray. May BKB na. Totoo, mga bossing. All-in Game 1 Entity, sabi ni Joe. Ayun, tama naman. Di ba? May point nga naman din. Panalo na ba Aurora, guys? Ha? 29 minutes? Iba rin talaga si Savage. Iba din. Ba, Savage yan. Diba? Savage yan. Aurora talaga yung Game 1 eh. Ang kaibahan nila ni Satanic siguro. Ang lamang ni Savage ngayon, yung Synergy. Oo. Si Satanic, makikitaan natin siya ng mga plays na hindi natin nakikita kay Savage. Kasi iba yung playstyle. Iba pa rin na player yun. Pero yun nga, yung Synergy talaga ni 23 with the rest of the team. Solid. Diba? Pagkasama niyan, sila Kyo, sila Oli. Palagi. Harpoon, skewer in, and layo ni Tiny, but with the BKB, makakatagal siya. Lu naman, naputulan na nga ng Ayo, tether 10 again, Ayo's gone. Wala siyang buyback, he's out for 70 whole seconds, and with that minus one, may ilang lumaban. Itong Azuray. But will they fight? RP still available, kaso wala nga yung isa. Huh? Pero Ori, manlalaban, gusto nila. Dito si Tiny, good yules, denying the skewer. Static Storm given, and the BKB of back.
will be Usopp. RP inside. He needs to create some distance. Way. Oh, okay, okay, okay. Watson though, Watson. With the BKB. Wala siya ma-center. Yun na lang. Illusion and kaso lang. Way too good. Ay. Yung pagkakalet it go ni FY. Naligo ng yellow na stun pa dito si Disruptor. Triple kill for Lou. Ano yun? Ang nangyari doon, lumaban sila no? Kahit walang IO. Even walang without IO, pinalaga nila yung entity. Meron rin kasi ano eh, kita nila yung tiny na wala na rin BKB, no? Ganda ng huli ni ano doon, ni Ori. Oh, good punish yun. Kudos rin sa vision nila eh, kita nila doon. Kahit na na-interrupt nga yung skewer niya doon, talagang na-hold lang ng bite. At ito si Watson. Wala na nagawa. Wala siyang masunder. Masunder niya yung ano, illusion ni DK na alit na ng buhay. Halos same lang. Ay, nako po. Pero FY talagang let it go lang ang kanyang handog dito ngayon sa entity. Wala eh. Alam niya eh. Wala nang pipigil sa akin dito. Wala na din yung tiny. Yun lang yung pinaka-threat niya eh. Diba? Anyari sa under. Wala siyang masunder, bossy. Pag sinunder niya yung kampi niya, wala. Damay-damay yun. Lambot lang din. Ayun nga, mukhang totoo nga yung sinasabi nila yung TV. Hindi na nanalo sa ano, Elite League, ha? Eh, yun na nga, mga boss. Parang ang dali daw kay Tindin kasi. Hindi, sabi din naman yung Weaver. Hindi din naman nagpapanalo. Oh, ayun nga lang. Tingnan natin. Tingnan nyo kung sino man nanalo dito ngayon, parehas pala nagpapatalo eh. Ayun nga, pero yung matchup kasi na TV versus Weaver. Yan. Lamang si Weaver eh. Oo. Diba? Yun lang. Pwede niyang makite eh. Yes, sir. The kite. The Kitenings. So, Batrider, ito yung pinaka nakikita kong answer talaga eh. Yung Windwaker. Para mailang yung isang Magnus. Diba? Naka-farm na naman si Lou, sabi ni Mariano. Siyempre eh. Wala ka buti wala kay Lou. Nag-improve naman na yan, boss. Pero uy, back. Mm-hmm. Ganda din ang mga plays nitong si Back. Kaso lang, nasi Back. Pero may buyback siya dyan. Oy, at oy, naka-BKB agad si Lou. Naku po, yun nga si Tiny. Nananakbo na lamang. Mm-hmm. And with the BKB, Lou, maiinda niya yung mga spells na pinagbababato dito ng entity. Reset. Nag-buyback nga kasi yung Magnus. Pero walang masyadong mana itong si Ori, ha? At walang mga BKB. Yung course natin, Tiny. Sa kabila, dito naman Weaver, wala. Ayun, may BKB na rin si ano. Pwede ito, malag ito. Pumasok si DM. Makikita si FY, but he does have his BKB. Ba't ako matatakot? Si DM naman, kinalagkad, pinasok dito ngayon sa paulan ng yelo. And look at Kataomi, he can't seem to escape. Look at DK, he's just going up front. Good RP by Back. Pero masakit naman, pinagbabato. Then again, there's gonna be Weaver trying to deal some damage. No one deleted. Nakatakas pa si Weaver. Pero double kill for Watson is doing something good. Ayun. Ayun. Nag-sander na lang ng ilu para lang mag-survive. Pero DK, back on track, looking for the real one. Okay. Tiny bot back. Ayaw nag-buyback din. Pero pa-out Weaver, na lang din buhay, muna yung Weaver, AR. Pinipilit pa rin, no? Pero pinipilit niya. Gusto niya ayaw niya umuwi. Oo. Pero yan. Ay, gagi. Ayan. Okay, okay, mga pare ko eh. Kita naman natin na yun nga pong tawag dito AR, palag-palag. Oo, setting up na sila dito sa bottom, ha? Ganda, lilipan na si Roshan sila dito, nauna, yung entity. Pero, nakulang sila, walang Magnus at mauna yung center. 20 seconds, no? Ay, wala silang RP na alam naman natin, crucial yan dito. Needed. Ito center kahit mag-stampede lang mula sa bahay, okay na eh. Oo, medyo hindi na nga pansinin yung center dito sa game na to, ha? Yun na nga. Let's see, tamang matihan lang dito sa mga puno-puno. Ito wala pang meta siguro. Parang wala pang meta eh. Wala pa, wala pa nga. So, ayun lang kaya, ayun lang nakapagpatigil dito sa entity mag-Roshan eh. Tsaka yung BKB ng Weaver, up na din ata. Kanina pa yun eh. Nangakaabot pa. Illusion is the key. Papaabantehin lang. To at least get the vision, the info. Kung nasa ng entity. Oy, oy, oy! Relax lang kayo dyan. Easy lang, easy lang. Easy lang. Mababan kayo dyan, mga boss. Mababan ka dyan, bossy. Okay. Mm-hmm. Pwede ka naman lumipat sa YouTube o kaya sa sakali. Dalawa pa yun. Pero iwas-iwasan po natin yung mga ganyan salita, mga bossing. Yes, sir. Dahil mag-enjoy lang dito. Tama, di ba? Relax lang. Daming nakakaalam dyan sa nangyayari. In advance, pero
pinipigilan nila magsabi ng ano eh, spoil. Yeah. Diba? Nanonood lang din sila kasi alam mo na yung mangyayari. Pero di mo alam kung ano yung ganap dito ngayon, di ba? Pero we worry. They're going to wrap around, mga par. DM, nagkapapanan, nagkakitaan, kaso lang, yun nga pong si DM ang nakita, Glipnir, Harpoon, no but the BKB of no one. Gucci, si Bak naman, meron siyang RP, kaso look at Ori, ang tigas nga ng mukha, tamang harap lang, while ito namang si Lou. Pwede niya, barak-barak dito ngayon, itong si Fishman, good dagger into the stomp, and DM tapas, Trickster Cloak. Pero pwede lang sayangin yung meta pwede, dito. Pwede, yun na nga yata yung ginagawa ng AR, they're delaying. The possible play. Okay, Watson. Halfway there. Paubos pa lang yan. And Roshan, hindi pa naman nasisimulan, mga bossing. Okay, swarm in. Dagger in by DK. Gusto nga muna nila itong si DM. And look at this. Watson's Terror Blade. Ako po, paubos na. Yun nga. Walang meta yan, bossing. Walang metamorphosis RP. Oh my God. Dinogi dogi lang dito yung entity. Nakapag-static storm, kaso lang wala na yung carry. And there goes Tiny as well. Double kill for Lou. Roshan is free. The dieback, the kiting, promenuting, mazurin. Oh, napakadali na lang mag-kite dito. Olap. Dahil sa DK na naka-octa rin dragon, no? May slow niya, pwede niyang stun-stunin. Kung may chance sa may skewer. Wala eh. Patagalan sila dun eh. Mas matagal yung dragon kaysa meta. O, tsaka naka-octa rin yan. Naka-octa rin eh. Reset lang yan eh. Ayun pa, ang nangyari dito sa entity. Grabe, par. Kambaan pa sila. 21k lead na nga dito. TV natin hindi makapalo ng maayos, no? Ayun na nga, mga at si Tiny, unti-unti nang ano, wala nang laro. Nag-pull-up na. Ito yung sinabi natin Tiny kanina, di ba? Nag-pull-up naman din siya. Si Tiny, no? Si Batrider. Nauna kasi kanina eh. Wala siyang nagawa sa ano, laban. Wala siyang nalaso din ata. Wala, correct me if I'm wrong. Oh, wala. Patay agad siya. Oh. Yung nga kalakasan ng DK, no? Tricor kasi. Plus JB. Tsaka kahit sino pwedeng konektahan ng ano ng ayo. May mapapalaso dyan eh. Fever, DK, Magnus. Magnus? Yung CM mamaya may attack speed dyan. Ayun. Ayun na nga mo. Ang mami mega creeps nga dito. Ay, syempre. Ang entity natin, no? The mega. The contra. The contra sa aming predict. Tama lang, mga boss. The Azuray, pero... The strat. Pero, DM. Medyo maunat nga siya dito. Pero look at this. Tier Force about to begun. Muntik. Buti na pag-reset. Pero... Fishman? I think he's over. Mabasag na dito ngayon ni Weaver, yo. Oh, mahuli pa. Nakita naman si Weaver. Kaso DK, bantay, sarado, Glipnir, and Centaur's got nowhere to go. Ninipis pa, mga chum. Oop! Okay. Nalaso. Kaso, yun nga lang. Patay pa din, mga idolo. FY! With a freezing field, the Weaver will fall. It's a GG. Hindi. At yun nga, yung Terror Blade natin, hindi pa rin mananalo dito sa Elite League, no? Wala, bossy. Ang dali na, kahit ang ganda sana yung start nila. Kasi nagsimula yun sa top lane, yung namatay si Tiny. Oo. Kasi yung nagsunod-sunod na, sa Rosh fight pa, nakulangan sila. Doon yung simula. Namatay si Tiny, lumaban sila, 5v4. Sa kahit may na tormentor, no? Oo, oh, tapos lumaban sila sa Roshan eh. 5v4, di ba? Walang Tiny. Ganda kasi ng vision nila. Yan. So nga lang, yun, naubo sila. Inabot. Pero yung CM, grabe din talaga si FY sa pwestuhan niya, no? FY, no? Wala, solid. Din. Kahit CM lang yung hero, marami pa rin ginagawa. Palo. No, okay. Once na nagka-BKB siya, nagkaroon na siya ng game eh. Nung wala pa, medyo ano siya eh, food trip eh. Sina nga. Pero again, mga kaibigan, nag-make sense yung draft dito na itong ang Azuri and Weaver. Stepped up his game. Di ba? Si Lou. Pero sino ba ang ating match MVP dito or player of the game? Yun na nga. Eh, si Lou pa rin. Di ba? Si Lou. 14-1-7. Dito. What a performance dito. Kay Weaver ni Lou. Okay, mga pare. Ha? Pag ganyan, over, panalo, bet tayo. Bet muna tayo dyan sa 1x bet lang, siyempre. All and ups. Ang una natin, mga boss. So, Sikan. Tigasan tayo dyan. Kau. Over, under. Up to you. Under 39.5 naman tayo, mga bossing.
Galit yan, na, yan, yan. Galit na yata, yung entity. Oo, oh, babawi yan. Oo, oh, babawi yan. Babawi yan. So anyways, mga pare, habol na kayo. Ngayon may mas pinataas ng welcome bonus. Now, up to 7,800 pesos para sa mga new account sa 1xBet. Mm-hmm. Gamitin nyo lang yung promo code na Kuya Nick. All caps dapat, mga pare. And mag-PM na po sa Kuya Nick's page para masagot yung mga katanungan nyo. So, ano pa nga ba, Eddie? Pahinga muna kami ni Boss Owa. Kita-kits sa game number 2.